Golden State Warriors nga mga idol, pinatunayan ang kanilang sarili sa panalo nga nila ngayon against sa team ng Chicago Bulls. Nung mga nakaraang panalo kasi nila ay kine-question nga itong team ng Warriors kung legit ba silang malakas or talagang mahina lang ang kanilang mga kalabang teams. Pero ngayong araw nga ito mga idol, pinatunayan nila na sila ay totoong malakas na team matapos nilang talunin ang isa sa considered na mga elite teams ngayon sa NBA. At hindi lang nila basta tinalo mga idol, tinambakan pa nga nila. Warriors 119, Chicago Bulls 93. At no si Steph Curry mga idol, syempre ang nanguna sa team ng Warriors with 40 points and 9 three-pointers. Pumalawa naman sa kanya ay ito nga ang si Andrew Wiggins with 15, si Jordan Poole with 14 points naman. At no si Draymond Green 9 points, 9 rebounds and 7 assists, very solid game. At para naman dito sa team ng Chicago Bulls, ito nga si Zach LaVine ay may 23 points at si DeRozan ay meron namang 18 points. At ngayon nga mga idol, itong Golden State ay may 7 game winning streak na at 11 wins at isa lang ang talo sa season. At sa aking palagay nga mga idol, sa tingin ko, hindi lang dapat i-consider itong team ng Warriors na malakas na team, dapat din silang ilagay bilang championship contender ngayong season na ito. Talagat ngayon nga mga idol ay kaabang-abang itong team ng Golden State, lalong-lalo na kapag nga itong si Klay Thompson ay bumalik na next month. Pero anyways mga idol, tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba itong Warriors ay may chance na manalo ng championship ngayong season na ito or wala nga? Komento lang mga idol ang inyong mga opinion. At para nga sa ating next game mga idol, matapos ang 2-game winning streak ng Lakers, tinapos na ito ng team ng Minnesota Timberwolves. At ginawa nga nila yan specifically sa third quarter mga idol. Sila nga ay umiscore sa quarter na yon ng 40 points, samantalang itong Lakers ay 12 points lamang. Ito nga mga idol ang naging deciding factor kung bakit itong Lakers tinalo nga ng Minnesota Timberwolves. At sa aking nakita nga mga idol ay parang dalawa lang naman ang dahilan kung bakit itong Lakers ay hindi nga nanalo sa laban na ito. Ang panguna nga ay hindi sila makashoot, 35% nga ang kanilang field goal percentage samantalang sa Wolves ay 45%, ang Lakers naman 22% lamang sa 3-point line, ang Wolves ay 32%. At sa pangalawang posibleng dahilan mga idol ay kulang sila ng player, ubos nga dahil sa injury. Pero anyways mga idol, Karl Anthony Towns with 29 points sa laban na ito, si D'Angelo Russell 22 points. At para naman sa Lakers, si Anthony Davis naglaro ng 30 minutes with 22 points. At ganun din si Russell Westbrook pero nagtala siya ng 20 points para nga dito sa kanyang team. At si Carmelo Anthony naman mga idol na sobrang init sa 3-point line sa kanyang mga huling laro ay ngayon ay 1 out of 8 lamang at 3 points lamang ang total points niya sa buong laban. Pero anyways mga idol, matapos nga ang laban, etong si Malik Monk ay pinagsabihan ng ang kanyang sarili or baka sa buong team niya na nga rin. Nag-tweet niya siya mga idol after the game na gotta be better, kailangan nga daw nilang mag-improve. At sa tingin ko nga mga idol ay tumpak na tumpak etong sinabi neto ni Malik Monk. Hindi natin alam kung para nga sa sarili niya pero mas maganda na kung sa buong team dahil halos lahat nga sila ay hindi makashoot sa laban na ito. So ayun ang alamang muna mga idol para sa ating mga balitang NBA. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!